si Congressman Joel Chua, palob din tayo dahil ito malaking issue nito nakaraang linggo at palagay ko magiging issue pa rin for the next week, for the next araw na tatakbo ang ating House of Representatives. Siya po, Chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Public Accountability. Congressman, magandang umaga po. Salamat po. Ay, magandang umaga po, kabayan, at sa lahat po ngayon tagapakinig. Ay, ano baga ho nangyayari? Paano natin na itutuwid ang mga nangyari nitong nakaraang linggo po, Congressman? Mamaya po sa committee hearing namin, i-require po natin ang ating Sergeant at Arms para maipaliwanag po kung ano po ang nangyari at kaganapan. Ito po mga nakaraang ilang araw. Paliliwanag. Siya ako makapagpapaliwanag kung may mga akusasyon po, pati yung kapatid ni Vice President Duterte, may mga akusasyon sa mga opisyal ng House of Representatives. So ang ating lilinawin sa kanya, kung ano talaga nangyari? Opo, kasi siya po ang nandoon sa actual scene. Kami naman po, mag-relay lamang po kami sa kanyang report. Opo, so si Sergeant at Arms Napoleon Tass, siya ho ang tatanungin natin? Siya po, mamaya, opo. Okay. Nasaan na ho ba ngayon si Attorney Lopez? Nasa Veterans po. Veterans po rin? Opo, nasa Veterans Memorial Hospital po. Opo. Ay, sino yung huling report sa amin. Opo. Sino magsasabi na dapat umalis na siya o manatili sa hospital? Mamaya po, pagdidesisyonan po ng mga miyembro kung ano po ang magiging decision po. Kasi po, sa totoo lang, yung kanya pong content hanggang ngayon lang po talaga. Pero dahil nga po sa mga pangyayari, mamaya po, siguro isa po ito sa mga tatalakayan namin kung ano po ang magiging desisyon. Oho. Desisyon na papaano desisyon o? Kung ano po yung lahat po, i-consider po namin yung report ng Sergeant at Arms. At siyempre po, mamaya po, magiging ano pa rin po siya, magiging witness o resource person pa rin po namin siya. Oo po. Umaakto pa lang abogado si BP Sara para kay Attorney Zuleika, tama ba? Yun po yung kanyang binabanggit, maliwanag naman po sa ating saligang batas na yung presidente, vice-presidente, at saka miyembro po ng kabinete ay bawal po mag-practice ng kanilang profession habang sila po ay nakaupo. Oo. Kahit kayo mga congressman, di ba? Mga senador. Ang congressman po at senador, po pwede po yan under limited practice. Limited? Okay. Okay. So, malalaman natin mamaya kung ano magiging action noon ninyo ng House of Representatives. Tama po kayo dyan. Alas 10 po ang ating magiging hearing. Kaya doon po natin na tatalakayan lahat ng mga issues. Pero nandun pa rin yung panyaya sa kanya? Opo. Oo. Dahil tapos na rin yung... As we speak po, sa totoo lang, nasa pangangalaga pa rin po siya ng House of Representatives. Opo. Unless siguro po may mga medical bulletin po na sinasabi na hindi po siya makakadalo because of certain medical condition. Yun lang ang nakikita ko pong dahilan para hindi po siya makadalo. Okay. Pero siyempre, patutunayan po sa pamamagitan ng mga doktor. Opo. At saka nasa ano naman po siya eh? Nasa public hospital po, which is a veterans po. Oo. Okay. Congressman, ang possibility naman na pag-usapan din po ng mga congressman katulad nyo ang tungkol sa posibilidad na ma-impeach si BP Sara sa mga nangyayari? Sa ngayon po, hindi pa po namin na pag-uusapan. Tingin ko po, yan po pag-uusapan sa pag nag-conclude na po itong committee. Pag nag-conclude na po, bago po tayo gumawa ng committee report, lahat po ang mga issues na nandito po, pati po yung mga batas na dapat namin gawin o yung mga isusuhestyon po ng mga kasama natin, lahat po yan ipag-uusapan para yun po ang magiging laman ng committee report. Okay. Binantaan din po kayo, Congressman, ni BP Sara na sinisira ang pangalan niya. Ano masasabi po doon ninyo?
Congressman? Ang totoo po niyan na kabayan, ang trabaho ko po bilang chairman ay mag-preside lang. Correct. Ito pong lahat ng mga nagiging desisyon ay collegial body, collegial act po yan. Oo, hindi lang sa inyo. Hindi lang po sa akin. At pag ako naman po ay nai-interview, kagaya po ninyo, ilang beses na po ninyo ako nai-interview, correct, factual lang po ang sinasabi ko. Wala naman po akong dinadagdag, wala naman po akong sinasabi na hindi naman po nangyari o naganap sa committee. So hindi ko po alam kung ano po yung sinasabi ng ating Vice President, kaya ako po ay nalulungkot na umabot po sa ganitong sitwasyon. Opo. Congressman, si VP Sara ay meron pa rin imbitasyon, di ba? Hindi pa nawawala yun? Hindi, may imbitasyon pa rin po siya na sumunod. Okay. Okay. So, maraming salamat po, Congressman. Abangan namin mamaya ang hearing na gagawin ng House of Representatives. Thank you very much po and good morning. Maraming salamat, kabayan. Mabuhay po kayo. Si Congressman Jovel Chua, ang chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Kabayan! Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at